Sa lahat ng mga SSS pensioners, abangan ngayong buwan ng August 2024. Dapat nyo itong gawin at paghahandaan kung ano po ito, yan ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Sama po kayong dako sa mundo. Lalong-lalo na ang ating mga SSS pensionado dito sa Pilipinas or nasa abroad. So eto na nga mga ka-vlogs, dahil patapos na tayo, nangangalahati na tayo sa buwan ng July 2024 at parating na po. Tutugtong na naman tayo sa buwan ng August 2024. At ngayon pa lang po, kahit nasa dalawang linggo pa lang bago mag-August, ay dapat na ninyong itong malaman, dapat na ninyong paghandaan, sapagkat dito nakasalalay ang inyong buwan ng pensyon kay SSS na tuloy-tuloy ang pagtanggap. Kung ano po ito, yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago po ay, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on yung notification bell, ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So mabalik tayo dito sa ating pag-uusapan ngayong darating na August 2024. Dapat nyo talaga itong malaman ngayon pa lang in advance at mapaghandaan nyo na, para po hindi makompromeso, hindi magka-problema ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon, lalong-lalo pa ngayong buwan ng September or October, no? At maging tuloy-tuloy talaga yung inyong monthly pension kay SSS mga ka-vlogs. Ito po yung tinatawagan natin, no? Actually, ang SSS ay nananawagan din, no? Every month naman po talaga ito, pero by August, tinatawagan po talaga lahat ng mga SSS pensioners na merong birth month or nagbi-birthday po. Magsi-celebrate ng kanilang kaarawan, anumang petsa, no? Between 1 or ano, last day of the August mga ka-vlogs. Basta month of August ang inyong birth month, tinatawagan po kayo or ini-encourage na mag-comply ng inyong SSS Annual Confirmation of Pensioners or SSS AKOP mga ka-vlogs, para tuloy-tuloy ang pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS. Yes po, no? Ang SSS naman po ay hindi po nagkukulang sa panawagan, no? Sa tinatawag natin na paalala na i-comply talaga itong SSS AKOP, sapagkat marami po ang binabaliwala ito, hindi po pinapansin, and then next month magtataka na lang sila na wala na silang pensyon na natanggap, sapagkat seryoso ang SSS na talagang putulin temporary ang pagtanggap ng buwan ng pensyon once na hindi po na-comply ang SSS ako. So sino-sino ba ang makapag-comply or ni-require na mag-comply ng SSS ako ngayong August? Unang-una po, no, yung talagang mga merong birth month ng month of August, sila po yung whether you are SSS retirement pensioners, no, you are total disability pensioner, death or survivor pensioner, or yung tinatawag natin na dependent children under guardianship, no, alin man doon ay basta birth month nyo po ay August, you are required to comply the SSS ako. So tuwing kailan ba, no, ang schedule ng compliance ng SSS AKOP? So ang SSS AKOP po ay ginagawa, no, kino-comply every month, birth of month ng SSS member or SSS pensioner, no? And kahit yung mga namatay na mga SSS pensioners, syempre mayroong mga beneficiaries. Kaya nga may tinatawag tayo na death or survivor pensioners or the dependent children under guardianship. Ayan, birth month po ng namatay na SSS member or SSS
pensioners. So yun talaga yung every year talaga yun nire-require mga ka-vlogs, no? Birth month talaga yun ng SSS member and pensioner ang pag-comply ng SSS ako. Take note, ang nire-require lamang na mag-comply ng SSS ako ay hindi naman po lahat, no? Kasi may edad po na pinipili, no? 80 years old pataas, yun po yung sinasabi ng IRR or sinasabi ng SSS Circular 2023-013, no? Na lahat ng mga 80 years old pataas nasa abroad or nasa Pilipinas ka man ay you are required to comply SSS ATOP. So ibig sabihin, hindi lahat. Yung mga 79 years old pababa ay hindi po kayo kasali. Kasi mahirap po mga nagtatanong pa rin na pumupunta sila sa SSS at hindi daw pinaakop dahil hindi pa sila 80 years old. Malinaw naman po ang sinasabi natin na 80 years old pataas lamang ang nire-require na magpaakop. Hindi po talaga kasama kung hindi pa kayo nakatungtong ng 80. Ha? Sana'y malinaw po yon sa ating mga SSS pensionado. Lalo-lalo na sa mga baguhan na mga pensionado. And take note din po kung dalawa po ang inyong SSS pension, halimbawa po kayo ay retirement pensioner, tapos death or survivor pensioner din po kayo kasi namatay yung asawa niyo, no? Take note na dalawa po ang kailangang SSS ACOP reply form ang inyong isusumiti kay SSS. Hindi pwedeng isa, no? Mga ka-vlog. So, take note for that para tuloy-tuloy talaga ang pagtanggap ng buwan ng pension kay SSS. Ngayon, ang tanong, saan po ba tayo mag-comply ng ACOP? Ano na ang mangyayari sa mga nasa abroad? Kailangan bang umuwi dito sa Pilipinas para mag-comply ng SSS ACOP? Well, si SSS naman mga ka-vlogs ay meron pong apat na paraan sa pag-comply ng ating SSS ACOP. Unang-una po, pwede tayong mag-walk-in. So, ibig sabihin ng walk-in, pwede tayong pumunta. Si SSS pensioner, pwede pumunta sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, no? Kung kayang-kaya nyo pa lumakad, magbiyahe, no? Pwede-pwede po yan. Pumunta kayo sa pinakamalapit na SSS branch. Pangalawa, pwede tayong mag-comply ng SSS ACOP sa pamamagitan po ng video conference. Para po ito sa mga nasa abroad natin ng mga SSS pensioners. Kaya nga hindi na kailangan umuwi kayo kasi ang mahal-mahal ng plane ticket, di ba? So, wag na kayong umuwi. Mag-comply na lang kayo ng inyong SSS ACOP through video conference, no? And then, sa pamamagitan po ng Viber na app mga ka-vlogs. Para po sa mga Viber number account, ayan po, i-flash po natin sa inyong screen. Per SSS branch, iba-iba po ang Viber account number mga ka-vlogs. So, kung gusto niyo po ng video conference, pwede kayong mag-email kay SSS, no? Mag-email po talaga kayo una dahil ang email naman po ay mag-request kayo na nasa abroad kayo o hindi kayo maka gusto nyo mag-comply ng SSS ACOP, then gusto nyo gawin through video conference. And then si SSS po ay magre-reply yan sila. Sila po kasi ang magsiset ng confirmed date, no, petsa, at saka oras. So, yun po yung proseso para tayo makapag-video conference. No? Mag-email muna kayo. Pangatlo po, pwede tayong mag-comply sa mga selected banks na inilabas po ni SSS sa kanilang SSS circular. Nasa screen nyo po yung mga listahan ng mga piling bangko, no? Mga selected banks, no? Take note, kung kliyente kayo ng mga bangkong yan, pwede kayo mag-comply. Pero kung hindi kayo kliyente ng mga bangkong yan, abay, hindi kayo pwede mag-comply. Only client of that banks ay pwede mag-comply ng SSS ACOP mga ka-vlogs. Pwede kayo sa mga bangko. And panghuli, pwede kayo mag-comply ng SSS ACOP through home visitation. No? Pwede po yung bisitahin ni SSS yung mga SSS pensioner natin sa kanilang bahay. No? Lalong-lalo na yung mga bedridden, yung mga nakaratay na, no? hindi na kaya pumunta sa SSS branch to comply the SSS ACOP, ang gawin nyo po, mag-email kayo kay SSS din po, gaya doon sa video conference, na mag-request kayo ng home visitation. Tapos si SSS po ay magre-reply yan sila to set the
schedule na pitsa at saka oras ng pagbisita ng RCSS personnel or staff sa inyong bahay, mga ka-vlog. So, yun po yung mga iba't ibang mga paraan paano mag-comply ng RCSS Act. Marami talagang paraan, no? Para marami kayong choices, maraming paraan ang ginawa ni SSS to comply your SSS ako para na hindi maputol ang buwan ng pensyon kay SSS. Para sa mga baguhang pensyonado or mga nakalimot na o hindi pa talaga nakakatanda kung ano itong SSS ako, bakit ginagawa ito ng SSS, ang SSS Annual Confirmation of Pensioners or SSS ako ay isang yearly reporting po, no? Annual reporting, taunang reporting ng lahat ng mga pensionado ni SSS doon sa kanila, no? Para malaman ni SSS kung ang kanilang pensionado ay buhay pa, no? Legit na tumatanggap ng buwan ng pensyon. Kasi sa mga nakaraang mga panahon ay marami po ang mga tumatanggap ng SSS pension pero patay na pala. Yung iba naman, kagaya ng mga death or survivor pensioners, no, nakapag-asawa na ng iba tapos tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap ng buwan ng pension. Bawal kasi yun, mga ka-vlogs. Once na death or survivor pensioner po tayo tapos kapag-asawa tayo ng iba, automatic po yan, maputol po yan talaga. Ipapasa po yan sa anak or next beneficiary doon nung namatay na SSS member. So, meron kasi mga cases talaga dati na nakapag-asawa na ng iba ay tumituloy pa rin pagtanggap ng buwan ng pensyon. Ibawal na bawal po yan. Kaya kung meron kayong mga alam na merong ganoon, ay pwede nyo i-report sa SSS para maimbestigahan at nang maibigay sa tamang beneficiaryo yung death or survivor pensioner pension, mga ka-vlog. So yun po, annual reporting po talaga itong SSS ako, and kung hindi nyo po ito ma-comply ay maaari po maputol ang inyong buwan ng pension kay SSS temporary. Maibalik naman po ito pero after 2 to 3 months pa, and then kailangan nyo pa din mag-comply ng ako. So gawin nyo na, mga August na buwan na may birth month. Ngayon pa lang, no, in advance ko na nga na paalala sa inyo, kahit July pa ngayon, para pwede nyo nang gawin. Actually, pwede nyo nang gawin, mga ka-vlogs, no? Pwede naman mag-advance, no? 2 months before your birth month, pwede na kayo mag-advance. Kaya gawin nyo na, huwag nyo nang antayin ang buwan ng August kung pwede naman ninyong gawin, no? Para sigurado tayo na pagdugtong ng September 1 ay tapos na kayo sa pag-comply ng inyong SSS ako. Wala na kayong alalahanin. Bago ako magtapos sa video na to, kung nais na po sumuporta sa akin channel, maaari nyo pong i-click ang ating support text button na nasa baba. Sa mga nais maging miyembro, ayan po ang ating join button na nasa baba pa rin. Maraming mga perks dyan, mga ka-vlogs. Abay, i-click nyo na, mamili kayo para maging miyembro kayo sa aking YouTube channel. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano, nabigyan tayo ng idea, ng paalala, ng update sa pagiging miyembro, beneficiaryo at pensionado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on yung notification bell. Ilagay nyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to, at kung meron ka pang mga tanungan, maaari nyo i-commento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po yung aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at Lahat Totoo Lamang.